Mga kapatid, Shema, makinig, magnilay, magsalo tayo sa salita ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pinagkakaabalahan o profesyon o okupasyon, katulad halimbawa ng mga doktor, mga nurses, caregivers, o kaya ay ang iba't ibang estado tulad ng pagiging tatay, pagiging nanay, pagiging anak, o kung ano-ano paman. Sa lahat ng ito, anumang okupasyon o anumang larangan naroon ka, mayroon tayong isang nagbubuklot. At ito ang pagninilayan natin sa Ebanghelyo sa ngayon. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na naghahagis ng lambat. Sila'y mangingisda. Sinabi ni Jesus, "Sumama kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mamamalakayan ng tao." Pagdakay, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy sila sa paglalakad at sa di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at naghahayuma ng mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod naman sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama kasama ng mga taong upahan. Sa panahon ng climate change o pagbabago ng panahon o ng klima, marami ang natatakot sa tubig o sa dagat. Sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, sila man, bagamat sila ay may kabuhayan sa dagat, ay natatakot din sa dagat. Kinatatakutan nila sapagkat hindi nila arok ang dagat. Naroroon daw si Leviathan, isang halimaw o isang monster ng dagat. Naroroon daw ang kung ano-anong klase ng mga kasamaan sa dagat. Hindi nila naaarok ang dagat, kung kaya sila, bagamat dito nga kumukuha ng kabuhayan, ay natatakot din sa dagat. Tinawag ng ating Panginoong Hesukristo ang apat niyang disipulong si Simon, Andres, Santiago at Juan sa tabi ng lawa ng Galilea. At sinabi niyang, "Halika kayo at gagawin ko kayong mamamalakaya ng tao." Kung ang dagat ay sagisag na kung saan ang kasalanan o ang kadimonyohan ay nagtatago, nang sabihin sa makatwid ng ating Panginoong Hesukristo na gagawin ko kayong mamamalakaya ng tao, nang ibig sabihin niya ay magiging kasangkapan kayo sa paghango ng mga tao sa kasalanan, sa paghango ng tao sa pagkakasanlak nila sa putikan ng kasamaan. At ito ang sinasabi nating pangunahin nating bukasyon o the fundamental vocation, ang maging isang Kristiyano. At sa pagiging isang Kristiyano, maalala natin kung ano yung ating sinumpaan nung tayo ay binyagan. Itinatakwil mo ba si Satanas? Opo, itinatakwil ko. Itinatakwil mo ba ang kanyang mga gawain? Opo, itinatakwil ko. Itinatakwil mo ba ang kanyang pangakit? Opo, itinatakwil ko. Sa makatwid, mga kapatid, tayong mga nagsabi na opo, itinatakwil ko, ay nagsasabi rin na tayo'y magiging kasangkapan upang tayong mismo at ang ating kapwa ay mahango sa kasalanan. Kung kaya nga ba kung anuman o saan mang larangan tayo naroroon, inaasahan na tayo ay magiging instrumento upang mabago mula sa pagiging makasalanan o pagiging isang maladyablong kinikilusan tungo sa isang magalangit o magandang kinahaponan.
Pangalawa, dapat nating malaman na ang pag-ibig ng Diyos ay mas malalim, mas malawak kaysa sa ating mga kasalanan at hindi natin kayang pagkatihin ng kasalanan ang awa at habag ng Diyos. Kung tayo ay kumbinsido rito mga kapatid, sa paanyayang ito ng ating Panginoon at kung tunay na tayo ay tapat sa ating sinumpaan ng tayo binyagan, ang mga palatandaan ito ay makikita natin sa tugon ng ating apat na disipulo. Iniwan nilang lahat, maging ang kanilang kabuhayan at ang kanilang pinakamatalik na relasyon, ang kanilang pamilya, upang sundan ang ating Panginoon. Hindi sila nagpatumpik-tumpik, manapa ay kanilang iniwan ang lahat. Nang ibig sabihin ay hindi natin maaaring paghintayin ang paggawa ng mabuti. Hindi tayo maaaring magsabing bukas na lamang ako gagawa ng mabuti. Tsaka na lamang ako magpapakabuti. Samantala, magtatampisaw muna ako at lalangoy muna ako sa karagatan ng kasalanan. Tayo mga kapatid ay tinatawag bilang isang Kristiyano na sumunod sa ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pagtalikod sa kasalanan sa gawain ni Satanas at sa kanyang pang-aakit. Ito ang ating pangunahing bokasyon bilang isang Kristiyano. Sa pagkakataon pong ito ay naanyayahan ko po na samahan ako sa isang maikling panalangin. Ama naming mapagmahal, bukal ng awa at habag, hinihiling po namin na sa kabila ng aming mga kahinaan ay gawin niyo kaming mga kasangkapan ng pagbabago ng aming sarili, ng aming lipunan, ng aming ginagalawan. Hinihiling po namin ito, Panginoon, sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, napagnilayan na natin ang salita ng Diyos. Muli ito po si Father Carlos Santos ng Kapatirang Franciscano dito sa Pilipinas na nakadestino sa Holy Land. Na muling nagpapaalaala sa atin na huwag lamang nating pakinggan kung hindi sa buhay natin ang salita ng Diyos at ibahagi sa ating kapwa.